Another news reaction video tayo mga tol, no? Kakapasok lang, Paktay na. Press Pbbm, Pbbm. Na-shocked, ex-PRRD, kumanta na. Tinukoy ang Mastermind sa Bilibid. Yan ang title mga tol, binasa ko lang, no? Mula pa rin syempre dito sa channel ni Banat News TV. Syempre mga kapatid, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at syempre kontrip po rin yung mga ganitong klaseng reaction video sa iba't ibang mga video na napapanood natin dito sa internet mga tol. Huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Alright, so mga kapatid, huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang kontrobersyal na mensahe ni General Bantag kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Subscribe! At ilalagay ko na lang din ang link ng video to mga kapatid sa baba. Bisitahin ninyo, puntahan ninyo yung channel ni Banat News TV, panoorin nyo to. At pero kung gusto niyo panoorin 'to na may kasabay kayong nanonood, di panoorin niyo na lang ulit 'tong video 'to after niyo panoorin mga tol, no? At yun na nga mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kamakailan lamang naging laman ng balita at pinag-uusapan sa social media nang pinagsuspende ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay Department of Justice Secretary Crispin Rimulya si Biocor Chief Bantag as preventive suspension. Layon daw nito ang patas na investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagkamatay ng middleman na kinilala di umanong si Crisanto Villamor o John Villamor na ayon kay Rimulya, iisang tao lamang ito sa kasong pagpatay sa isang broadcaster na si Percy Lapid. Dahil dito, nabalot ng kontrobersi at reaksyon ng mga netizen sa totoong kaganapan meron sa loob ng Bilibid. Ayon sa mga napabalita noon na si Biocor Chief Gerald Bantag ay personal choice di umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon kay personal assistant to the president na si Senator Bongo. Sa kabila ng balot na kontrobersiya sa kanyang pagiging warden ng iba't ibang kulungan ng BGMP dahil sa pagkamatay ng mga inmates sa kulungan. Ayon sa dating Pangulo, ang angking tapang nito dahil sa pagtatapon daw ng granada at may experience sa BGMP si General Bantag sa kabila ng kontrobersiya, nanindigan ng BGMP na mahusay at striktong opisyal si General Bantag. Ang pagkasuspende ni General Bantag ay naging mainit na usapin sa social media. Kasama na dito ang binitawang mensahe niya para kay Pangulong Bongbong Marcos na tila ba ipinapahiwatig niya na mag-ingat ang Pangulo sa pagpili ng mga tao na ilalagay niya sa posisyon. Baka ito ang maging downfall niya ayon kay Bantag. Dagdag paalala ni General Bantag kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba niya alam na si General Katapang ay miyembro ng RAM na nagpatalsik din sa tatay niya noon? Di ba niya alam na si Katapang ang nilagay niya yung mga questionable doon? Kailangang maging watchful ka, Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos. So yun lang mga pahayag ni ano no ni General Bantag mga tol. Saka makikita mo naman din sa sa mga opinion at mga komento ng tao na gustong-gusto talaga nila si General Bantag. Kasi kailangan naman talaga mga tol, lalong-lalo na ilalagay mo siya sa isang correctional, sa isang Bilibid. Kailangan talaga may pangil, may ilalagay ka doon na matapang din at ano, stricto talaga. Yung hindi pwedeng, hindi makakakilos yung mga illegal na ginagawa doon, no, mga tol. Tay niya noon, di ba niya alam na si Katapang ang nilagay niya yung mga questionable doon? Kailangan maging watchful ka, Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos.
baka yan ang magiging downfall mo. Mm-hmm. End quote. Si General Katapang ay ang bagong hepe ng Bureau of Correction na dating tauhan ni dating Pangulong Pinoy. Ooh. Dahil dito, maraming anggulo ang nais malaman ng mga netizen. So ito yung sinasabi ni Maharlika nung nakaraan, no? Bumabangon daw ang dilawan, mga tol. Pinoy, dahil dito, maraming anggulo ang nais malaman ng mga netizen. Kung sino ang karapat-dapat at mapagkakatiwalaan na mamumuno sa Bureau of Correction, magiging tapat na opisyal ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga netizen, ay karapat-dapat si Bantag sa posisyon dahil sa matapat itong magtrabaho, dahil naging maayos at tahimik ang bilibid ng maraming taon. Mm-hmm. At unfair daw ang akusasyon laban kay Bantag. Ayon sa ating mga netizen, maaring galawan daw ito ng mga dilawan dahil sa tapat na pamumuno ni Bantag at itensyon siyang patalsikin para sila ang maging makaposisyon. Dahil dito, maraming pagnanais na netizen na ibalik si Bantag sa posisyon dahil sa buong tapang niyang pagresolba sa problema, meron ang bilibid. At kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon sa bilibid? Yan, kung kayo tatanungin mga tol, anong masasabi ninyo ngayon dyan sa nangyayari dyan, no? Sige, subukan yung alisin, no, si General Bantag. Tignan natin kung ano ang mangyayari ngayon dyan. Kapag naganda, kapag maganda naman ang nangyari, di good. Kapag hindi maganda ang nangyari, balik yan mga tol. May buwelta yan sa ating ano, no, namumuno mga tol, no? May buwelta yan sa kanya. Sino ang paniniwalaan nyo? Sino ang dapat na nasa posisyon? Kayo na ang humusga. Senator Bato, tila na pinalagan na, no? Na ano na po si Senator Bato sa patuloy po na pagdadawit ng oposisyon, no? Dito po kay Pangulong Duterte sa Percy Lapid case. Mm-hmm. Percy Lapid case. Pati si Digong nadamay na. Dati sinisigaw ni Raul, si Pbbm ang nagpatumba. Ngayon, dadamay na rin si PRRD. Kaya lalong gumugulo eh, no? Yan po ang pag-uusapan natin. To, alam po ninyo, magbasa lang po tayo ng kung paano eh. Paulit-ulit na tayo sa kapatid, di ba? Gusto ng kapatid, mas malaking isda yung ano eh. Eh, eto na lang. Alam nyo, lahat ng simpatya namin nasa inyo dahil napatay yung kapatid mo. Pero yung ginagawa nyo na gusto nyo idamay si Pangulong Duterte, ibang usapan na yan. Mm-hmm. Utsa, kay Bantag nga, baka hindi nyo pa... Ano sabi ng NBI? Dito po sa CNN, di ba? Walang malinaw na ebidensya na magtuturo direkta kay Bantag. Eh kay Bantag pa lang, mahihirapan na kayong patunayan na siya ang mastermind. Gusto nyo pa, si Duterte pa palabasin. Talagang kakaiba po kayo. Okay, eto po. Basahin po natin yung mga gustong idamay si Pangulong Duterte. Good morning, kind Twipol. Si Joey Ledesma po. Enjoyed the fine coffee this morning and breakfast. At least cases will be filed today against Duterte-appointed killer Bantag. Ooh. And courts. Hope Duterte is down. Appointed killer Bantag. Husgahan na agad. My goodness. Anong klaseng potion? Abo killers get totally prosecuted. Good day. Hindi ko alam kung anong sama ng loob nitong Joey Ledesma na to at kung sino tong Joey Ledesma na to. No? Nauna pa pilit si na pilit. Pilit na pilit kayo na gusto ninyong idamay si Pangulong Duterte. Eto pa po. Basahin po natin yung mga gusto nila mangyari. Okay. Si Dilima po. Tanda cannot be Bantag himself. Yung sinasabi pong tanda na ayon po sa investigasyon ng NBI, DOJ, PNP, ay ang tinutukoy na tanda ay si Bantag. Hindi po. Ayon kay Dilima. Ha? Ito po ang sinabi ni Dilima. There is still the question of whether Bantag was determined enough to issue the command himself without being ordered by someone more powerful and more brazen than him. Tanda cannot be Bantag himself. Mm-hmm. It's not yet that old to be called Tanda. On a personal note, I have always suspected that Bantag has been placed there at Bucor by former president to watch over the inmate witnesses who testified in the trump-up cases against me and to make sure that they stick to their lies. O, yan po. So, alam nyo na kung sino yung tinutukoy ni ano, natanda ni Attorney Laila De Lima. Ayan na pala, hindi na po pala senador ang kanyang gustong ipatawag sa sarili. At syempre,
Papahuli ba naman si Raisa Robles? Ha? Both Primulya and Bato de la Rosa refused to go higher than General Bantag. In fact, de la Rosa has exonerated Duterte saying he has no motive to kill Percy Lapid. Mabasa, who has been castigating Duterte in his radio program. Kita nyo? O kung lahat pala, kung pakikinggan natin yung logic ni Raisa Robles, eh lahat po ng binanata ni Percy Lapid ay pwede na pong maging mastermind. Mm-hmm. Antindi, no? O di si Risa Ontiveros, binanatan din eh. Si Lenny Robredo, binanatan din eh. Mastermind din sila. Tigil-tigilan nyo. Tigil-tigilan nyo yung kadadamay kay Pangulong Duterte. No? Ginagawa nyong political lahat eh. Ha? Parang matutulad sa Parmalian. Instead na may kaso kayo kung sino man yung gusto nyong idiin sa Parmali, eh ginawa nyong is all about Duterte. So wala na, wala man lang kayo naka, wala nga ang report eh. Kasi ang target talaga nila si Digong eh, no? At dahil sa pagiging target nila kay Digong, hindi na nagiging maayos yung investigasyon eh, no? Talagang una-una, kakasuhan si Gerald Bantag, pero sabi daw sa CNN, walang malinaw na naebidensyang nagsasangkot kay General Bantag. Ngayon, ang gusto ng pamilya daw, umakyat pa, no? At ang dami kasi nung ano, persons of interest lahat. Kung ang pagbabasehan yung mga binanata ni Percy Lapid, eh, napakarami daw noon. Sabi nga, di ba, 160 daw. Pero nadidiin si General Bantag at siya lang talaga yung lumulutang na pangalan. Ngayon, gusto na rin isama si ano, no? Si ex-president. No? Wala nga kayo na isagawang report. Paano pa kayo may makakasuhan? Ang nakakapagtaka, bakit gustong-gustong sakyan ito nung pamilya ni Percy Lapid, no? Nagawing political itong kamatayan ng kanyang kapatid. Ipagpapauna ko lang, hindi po ganun. Kasikat yung kapatid ninyo, no? Kung may ipapatumba man si Digong, di ba dapat noon pa ang dami-daming ang dami-daming bumabati ko sa kanyang mga media, di ba? Ang dami. Sa Rappler lang, ang dami bumabati ko sa kanya, sa GMA, sa ABS, ang dami bumabati ko siya, mga sikat eh. 'Di ba yung talagang pag nagsalita ang daming followers, 'di ba? Ang dami nang ikinig. Tapos kung sino yung hindi naman natin kilala dati, sabi nga nito ni Badong Aratiles, hindi ganoon kasikat yung inyong kapatid. Well, kailangan niya ng justice, pero syempre kung eto lang yung pagbabasehan na dahil sa pagbanat lang, dahil sa pag-atake, hindi sapat. Ang dami-daming umaatake kay Digong dati. Percy Lapid, no? Nagawing political itong kamatayan ng kanyang kapatid. Ipagpapauna ko lang, hindi po ganun. Kasikat yung kapatid ninyo, no? Para maging political issue to. Mm-hmm. Dalawa lang po yung nakikita natin. Sa panig po ni Bantag, siya ay na-frame up. Sa panig po ng nag-imbestiga, yung mga nag-imbestiga. Pinakamabilis, isa sa pinakamabilis na nalsolba ay si Bantag ang mastermind. Yun lang po ang dalawang panig ngayon. Dahil malilikot yung pag-iisip nyo at ang intention nyo ay gusto nyong mandamay, idamay po ang dating Pangulong Duterte, eh pilit na pilit po, no? Pilit na pilit na gustong idamay si Pangulong Duterte. Ito po ang mga pahayag. Buti na lang po si Rimulya, nag-i-stick po sa kanyang gustong sabihin, no? Sabi po ni Rimulya, dismiss the possible involvement of Duterte in killing of Lapid. Ito po ang pahayag ni DOJ Rimulya. We cannot bring it to that level. That's political. Mm-hmm. That's already the political level. We're not concerned about politics. We're concerned about the crimes. Yun. Yan po yung katotohanan eh. Diba? We just follow the money and we just follow the evidence. It's hard to speculate. Hindi po pwedeng mag-speculate kayo. Kung sino yung gusto nyong isipin na mastermind pa. Eh, pag ginawa nyo po yan, putya, baka mabilaukan kayo sa sobrang laki ng gusto nyo lunukin. Mm-hmm. Alam ko yung gustong gawin ng mga to eh. Lahat ng pagkakataon, pati sa lintik na parmalin na yan, eto na naman, halimbawa na naman to, yung hindi nyo kinaya ng direkta. Direkta yung akusasyon nyo kay Pangulong Duterte sa EJK ng War on Drugs eh. Hindi naman kayo inaatrasan. Di ba? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Anong masasabi ninyo mga tol dito sa video yung pinanood natin mga tol?
Gusto nila mas malaki pa daw, no? Well, ando dun tayo sa kailangan talaga makamit ni Percy Lapid ang hustisya, mga tol. Pero ang gusto kasi ng mga kapatid, no, umakyat pa. Gustong patulan yung sinasabi nila ex-senator, mga kapatid, Laila, na umakyat pa kay PRRD, mga tol. Anong masasabi ninyo tungkol sa video yan, mga tol? Hihingin ko ang inyong komento at inyong opinion. Comment ninyo sa baba, syempre, para mabasa natin yan sa susunod nating video. At magkaroon naman tayo ng idea about sa inyong mga iniisip. Alright, so bago tayo magtapos, mga tol, konting shoutout lang ulit sa ating mga kaibigan. Mami Olive, yan. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Edna Cabato, kay Orlando Olazo. Maraming salamat sa panonood. Shoutout din kay Dading Laos, kay ICC VIP, kay Marley Puentes, kay Mang Dan, kay Tim Tapang, kay Ramil Shoko, at kay Eugene Paritua. Alright, mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood at usap-usap ulit tayo sa susunod na pagkakataon. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.